Upang kami lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagliliwa, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na luha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagtutulan. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Tawad tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Thank you.
kayayahan, nilobo ang iyong salita na ibinalita ng anghel, ay maging taong totoo sa sinatugunan ng mahal na Birhen. Ipagdalobong kami sumasampalatayang siya ay ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalagin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Thank you.
Dan ito ang pagkapanganak kay Jesus Kristo, si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niya mapahiyak si Maria, kaya itinasya niyang hiwalayan ito ng bilib. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y nagbihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maghihiya ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi kinalaw ni Jose si Maria hanggang sa panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Alam ko nag-aabang po kayo ng kwento. Personal po ang kwentong tapo sa ikatlong simbang gabi. Ang higa po ay ang aking tatay. Sa unang picture, nasa bangka po kami, yung nakaikot na yan, yan po yung tatay ko, macho. Alam po ninyo na namayaman ang tatay ko noong buwan ng Hulyo. Hanggang ngayon po, malalim ang lungkot na nadarama ko sa tulad din ng mga nawalan ng mga magulang. I miss my father very much. At ito po ang unang Pasko na wala ang tatay ko. Wala po yan ng gabi na hindi ako umiiyak.
at sa harap ng kanyang larawan sa ating kwarto, sinasabi ko lang na pagpagulat ko, Papa, yan ating bukod ko ngayong gabi. Madalas ko marinig ang mga nanay at tatay na nagko-complain tungkol sa kanilang mga anak na kabataan. Matitigas daw ulo, ang ibang ginagaaral ng mabuti, mas gusto pa raw magtambay. Ayaw makinig sa mga sinasabi at mga pagpapaalaala at pangangaral nila. Siguro po, ganoon din ang pakiramdam ng aking tatay noong kabataan ko. Alam ko sa puso ko, labis kong nasaktan ang aking tatay noong ako ay magdesisyong maglayas nang wala na talagang planong bumalik. Nag-rebelde po ako sa kanya noong ako ay 18 years old. Ang pakiramdam siguro niya at nakita ko, gumuho ang lahat ng kanyang pangarap na ako ay magiging abogado mahusay katulad niya. Na sa kanyang walong anak, ako ang susunod sa kanyang yapa. Pagkatapos ng 4 na araw at 4 na gabi, bumalik po ako sa aming bahay sa Mandaluyong, sa labas po kami nakatira. Takot na takot po ako, baka ako'y padalitan, baka ako'y hindi na tanggapin ng aking mga kapatid na aming mga kasama ko. Kita ko po, hindi ko kaya mabuhay na hiwalay sa pamilya. Kaya po sa kabila ng takot at pangamba, nagtatasloob po ako, sabi ko sa sarili ko, mga harapin ko, anumang parusa. Dumating po si Papa galing probinsya at ang taming sinabi sa akin ay, mag-impake ka na, uuwi tayo sa Catanduanes. Sa kabila ng aking ginawa, wala akong nanginig na panunumba o panggagalit. Pero tanginig at halos bihira niya ako kausapin. Hindi ako nakapag-aral ng isang semestre, pinapupunta ako sa palayan para magtrabaho at maglinis ng mga pilating na kaalaga ng mga manok at baboy at kung ano-ano pa. Nung ako'y magsabi pag-aaral, sabi ng tatay ko, sige, mag-aaral ka, pero ikaw na pangalan magpaaral. Nagka-graduate din po ako sa pagdidesisyon na sumali sa mga organisasyon, nagiging 50% discount sa tuition, sa salary, sa ilan, sa isa, 50% uli, kaya buo-buo, walang bayad sa tuition. For 4 years, binibigyan naman po ako ng allowance, 2 pesos a day sa kolehiyo. Pagkatapos kong mag-graduate sa kolehiyo sa aking probinsya, sabi naman ng tatay ko, ako na raw ang bahala kung ano ang gusto ko, kung makaabogado ba ako o ano. Paglipat ko po ng Maynila, nasa sukat pala namin ako kami nakatira, nakapagtrabaho ako at pagkatapos ng 2 taong pagtuturo, pumasok na ako sa seminaryo. Lumabas ako ng 3 taon at noong nasa tahanan ng mabuting pastor na ako sa Tagaytay, doon kami nagkaroon ng closure. Doon ko lamang ginulalas at doon ko buong-buong itinuwento ang lahat-lahat pati ng dahilan kung bakit ako umalis. Sabi ng tatay ko, kahit ano pa ang ginawa mo, anak pa rin kita. Ang pagpapatawad, mga kapatid, at pagyakap ng Diyos na isaling ama ay nadama at naranasan ko sa tatay ko. Ako ang libugang anak, ako ang rebeldeng anak, ay muling tinanggap ng tatay ko ng buong puso ng walang kondisyon. Hindi po santo ang aking tatay,
sa kanyang unang nadama ang dakilang pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos. Parang puso talaga ng Ama nagpapatawad sa anak na nagkakasala. Tumatanggap ng responsibilidad kahit hindi na kumarapat panggapin muli. Ganyan din po ang puso ni San Jose. Puso kong tumanggap kay Maria bilang kanyang kamiyak ng puso at si Jesus bilang kanyang anak. Ang pagsasalarawan ni Pope Francis kay San Jose ay isang komprehensibong pananaw at pagturi sa dakilang lalaki ito na tinawag, pinili at pinagkalooban ng misyon ng Panginoon na napapanoon sa ating Ebanghelyo na pamigan. Tinuturoan tayo ni Jose, sabi ni Pope Francis, na katiyak ng pananampalataya sa Diyos ay ang paniniwala na siya ay maaaring kumilos sa ating buhay kahit na sa pamamaraan ng ating mga takot, sa ating mga kahinaan at mga kagulangan. Sabi pa ni Pope Francis, tinuturoan din tayo ni San Jose na sa gitna ng mga dagok sa buhay, hindi tayo kailangan matakot na ipaubaya ang manibela ng ating buhay sa Diyos. At times, we want to be in complete control. Yet God always sees the bigger picture and He knows better. Noong nakaraang dakilang kapistahan ng Imaculada Concepcion, ipinaglara ni Pope Francis ang araw na iyon from December 8, 2020 to December 8 of next year bilang taon ni San Jose, Year of St. Joseph. Sa pamamagitan ng dokumento, kanyang pinagkala na ang pangagat ay Patris Corde. Ang literal na pagsabi nito ay may puso ng isang ama. With a father's heart. Patris Corde. Ganyang inibig ni Jose si Jesus, ang manlubos, ang Mesiyas, na ayon sa pagsasaksi ng mga Ebanghelyo, kay San Mateo, kay San Marcos, kay San Lucas, at kay San Juan, si Jesus ay anak ni Jose. Tampok sa mabuti balita ngayon ang pagdalaw ng anghel kay Jose sa panaginip upang ipaunawa sa kanya ang kanyang papel sa planong pagliligtas ng Diyos. Nakatakda na ang kanilang kasal, ngunit si Maria ay pinapagpuan na dadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang kilos ng Espiritu ay rinig kay Jose, hindi niya alam iyon. Ayaw niya mamaya si Maria, kaya nabuo ang isang pasyal. Hihiwalayan niya ito. Hihiwalayan niya ito ng lili. Sinabi sa kanya ng anghel, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nagdesisyon na, bumuo na ng desisyon si San Jose. He did not know the movement of the Spirit. But now the angel reveals to him na magdadalagaw ang kanyang tabiyak, ang kanyang katipan, at iyo'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang kanyang papel at misyon ay ganito. Manganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mo, Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi sa Ebanghelyo, namansin si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid,
sa lahat ng mga lalaki, si Jose ang lalaki pinagkatiwalaan ng lalaki. Wala nang iba kundi si San Jose. He shall not only give a name to the child of Mary. His acceptance to be the human father to Jesus would fulfill the prophecy na ang tagapagligtas ay magmumula sa lahi ni Haring David at si Jose ay anak ni David. Ang kahanga-hanga kay Jose ay ang kanyang ipaisang kakayahan, ipa sa ilalim ng lubos ang kanyang kalooban sa plano at kagustuhan ng Diyos. Ito po ay tanda ng dahilang pananampalataya. Kaya po natin ito. Kapag sinabi natin, Lord, ito po yung gagawin ko. Minsan hindi ko po alam, Lord, ang gagawin ko. Bahala ka po kayo, Lord. Let your will be done. Katulad ni San Jose, pagpapaubaya sa gawain, sa kilos, at sa kalooban ng Diyos. Bahala na po kayo, Panginoon. Mga kapatid, ito ang ganap na pagpapaubaya sa Diyos. Ganap din ang kanyang pagdadala kay Maria at kay Jose. At sa dokumento Martins Corde, ganito ang pagsasalarawan ni Pope Francis kay San Jose, a true husband and father, the fiancé, the boyfriend, who accepted Mary unconditionally, and the man in whom Jesus saw the tender love of God. Kay Jose, naranasan ni Jesus ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pagtitiwala, pananampalataya, pananampalataya nagpapaubaya sa plano at kagustuhan ng Diyos. Pananampalataya naniniwalang, pananampalataya nananatili at hindi nang iiwan. May mga tatay, when the going gets rough, they just leave. But Joseph, even the roughest situation of Mary and Joseph, Joseph is paid. He remains. Ito ang pananampalataya at paninindigan na marapat sa atin sa panahon ito. Sa panahon ng kawalang katiyakan, sa panahon natin niyan pa ang banta ng COVID-19 at ang kaibahan ng ating buhay kaysa natin, ang pananampalataya at pagpapaubaya ni Jose ay isang magandang araw para sa ating lahat. Hindi siya ang may kontrol sa buhay. Ang Diyos ang mas marunong at mga pangyayari. Kaya sa Diyos, marapat isandig ang kanyang buhay at sa Diyos din masumpungan ang tunay na kahulugan ng buhay. Wala ni anumang salita o kataga na nagmumula sa bibig ni Jose sa banal na kasulatan. No words, none at all. He is silent. The only thing we know about his character is that he is a righteous man. Isang taong patuwid, ito si Jose. Wala mang anumang salita, wala mang anong tingay. Ngunit ang kanyang pagtalima sa nais ng Diyos ay isang alinaw-naw ng dakilang pagtitiwala, pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Ano naman ang premyo ni Jose? What is there for him? Not just honor, kundi pananagutan at responsibilidad para kay Maria at kay Jesus at kay Jesus. At ang siyempre, ang katangitang karangala na maging ama ng anak ng Diyos dito sa lupa.
Saludo ako sa mga tatay na halos ang puso ay katulad ni Jose. Gagawin ang lahat para sa pamilya. Si Papa po, ginawa ang lahat ng kanyang kayang gawin. Malitabuhin lamang ang aming pamilya. Malaking pamilya ko. Walo po kami magkakapatid at may katulad ko bang anak. Matigas ang ulo. Wala anumang yamang iniwan ang tatay, pero mayaman kami sa alaalay ng kanyang mga pagsasakripisyo, ng kanyang mga pangangaral. Huwag kayong mga api, huwag kayong mananapa ng tao. Yan ang kanyang mga paalaala at ang kanyang paglilingkod sa maraming tao. Dahil politiko po ang tatay ko noon, kakain na lamang susubo na lang kami sa sabite, kawag muna. Malibang kakain, aalis kami sa mesa, ang mga tao ang kakain. Ganun po yung tatay ko. Kaya pag ako yung pinagiging mabuting lingkod sa inyo, nakaalala ko ngayon ang tatay para akong pinapalo. Magmabuti ka, hindi kita tinuruan ang ganyan. Sa tuwing sasabi sa isip ko ang aking tatay, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos at ang aking dasalay, Lord, pakiasikaso naman po ang aming tatay. Kasi wala po siyang ginawa at inagkabahan abalahan, kundi na kasikasuhin kaming pamilya at ang maraming tao. Mga kapatid kong mga magulang, ito ang pananagutan ng tatay. Ganito ang pananagutan ng nanay, ng mga magulang, ang itaguyod at bubugin ang pamilya sa hirap at ginhawa, sa pananagutan at pananampalataya. Ito ang puso ng tatay. Ito ang puso ng mga nanay. Amen. Amen. Palaan ng Diyos si San Jose upang maging ama ni Jesus dito sa mundo. Sa tulong ng kanyang panalangin, tumulong tayo sa amang patuloy na ipagdali niya sa atin. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na ating Santo Papa, Fernando na ating Obispo, mga pari, at mga lalaki ko religyoso, masalang ginawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagdalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Para sa mga naglilingkod sa ating bayan, matularanawa niya ang karapatan ni San Jose nang sa gayon magkaroon sila ng malasakit at paglingap sa kanilang mga nasasakupang pangayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo aming panalangin. Para sa mga halili ng tahanan, maipadawa naman nawa nila ang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at suporta. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa mga may pinagdaraanan sa buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng halimbawa at gabay ni San Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa mga lumao, makapasok nawa sila sa kaharian ng Ama natin sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Idulog natin sa Diyos ang ating pasasalamat at natatanging dalhin. O Diyos, tulungan
kasulungan mo kaming magdarisa bilang iisang anak sa inalim ng iyong pagdalingan. Tulungan mo kaming magulat kay San Jose na siya ang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako at misyon na mula sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisimula
nang walang pay sa kalangitan, kami nagbubuhi sa iyong kadakilaan. Na may pag-asang sila'y muling magbuhay
Jadi dengan lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagigapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol, ni Santa Cecilia, ni San Francisco de Assis, ni Santo Padre Pio, ni Papa San Juan XXIII, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo. Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Thank you.
kita ang hindi sa lumay at hinanasamong panggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aming puso. Iyayakap kita na para bagam na ito pa na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngayon ang kanilang awit ay masayaw, magmimuestra ang ating mga Parish Youth Ministry. Magkakaroon po tayo ng second collection para po sa ating karagatang pondo para sa construction. Salamat po sa inyong araw-araw, gabi-gabi sa pagbibigay. Salamat.
Maraming salamat sa ating parish youth ministry at sa ating parish choir. Palakpakan po natin yung sila at siyempre kayo po at ating magbibigay sa sasyong kalasya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa aming pagsasalo sa balang na hangin, lagi nawa namin matamang iyong kagandahan nito upang kami magkalikan kaligtasan, patundangan sa pagkatawang tao ng iyong anak. Ngayon ang ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesus Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ang hanggang. Better. Bago magsap na gabi, siguro may tumahin sa tayo. Ano po? Amen! Amen!